Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, inaanyayahan tayo ni Jesus na maging asin at liwanag sa mundo. Tayo'y asin na hadlang sa pagkabulok ng lipunan. Tayo ang magbibigay lasa sa buhay dulot ng ating pananalig sa Diyos. Sa diwa ng pananampalatayang ito, tayo rin naman ay liwanag na magbibigay pag-asa sa panahon ng kapighatian at kawalan ng katarungan. Ngayon ay pabansang araw ng panalangin at kamalayan laban sa human trafficking. Isama po natin sa ating misa ang mga biktima ng pangaliping ito. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa nakila mong aking Panginoon Diyos, Panginoon Diyos,
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Ng Diyos. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patulurin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan saan mang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng puon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan. Kung ang nagugutom
ay pakakainin ninyo at tutulungan. Ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao nahahabag. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipinangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi ni Hesukristo, ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa buhay natin, tayo ay may layunin. Meron niyang tinatawag ang translasyon ng salitang layunin sa Ingles, yung purpose. Kaya nga, magandang tanungin, ano nga ba talaga ang layunin natin sa ating buhay? Ano nga ba talaga yung purpose natin sa ating mga buhay? Marahil lang sa sagot ng ilan, ang purpose po namin, Father, ay mabuhay. Mabuhay sa mundong ito. Ngunit tandaan natin na bilang mga Kristiyano, ang ating layunin sa buhay na ito ay mabuhay kagaya ni Kristo. Mabuhay kagaya ng pong Jesus Nazareno. Our ultimate purpose here on earth is to be like Jesus. Sana po yun yung suma sa atin. Bakit ko nababanggit ang bagay na ito? Dahil sa ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, yaan yung kanyang ipinapaalala. No, sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar, ipinapaalala niya na ang kanyang layunin ay magpahayag patungkol kay Jesus. Ang kanyang layunin sa buhay ay ipahayag, no, sa pamamagitan ng kanyang buhay, ang kanyang relasyon at ugnayan kay Jesus. At marahil, mga kapatid, yan din ang hamon sa atin sa araw na ito, na ang layunin natin ay hindi lamang mabuhay sa mundong ito, kundi layunin natin na mabuhay kagaya ni Jesus. Kaya nga ho, sa ating ebanghelyong napakinggan, may dalawang panawagan si Jesus para sa ating lahat. At ano po yung dalawang panawagan niya? Maging asin at maging liwanag ng mundo. Asin at liwanag ng mundo. Bakit po ba tayo tinatawag na asin? Ano po ba ang ginagawa ng asin? Nung panahon ni Jesus, wala pa hong mga refrigerator. Nung panahon ni Jesus, ginagamit ang asin upang ang isang pagkain ay tumagal ang buhay. Diba ho, yung mga karne, para ho hindi kagad masira, ano ang ginagawa natin? Nilalagyan natin ng asin para humaba yung kanyang shelf life, yung buhay o maging sariwa itong mga karne na ito. Ngunit ano ang relasyon nito sa buhay pananampalataya natin? Tayong lahat ay tinatawagang asin upang mapanatili natin ang turo ni Jesus sa mundo.
sa panahon natin ngayon, marami na ang hindi nakakakilala sa Panginoon. Marami na ang tumatalikod kay Jesus. Marami na ang hindi naniniwala sa kanyang mga turo. Nawa ang buhay natin ay maging asin upang mapanatili natin na buhay ang turo ni Jesus. No? Naalala ko pa ho, nung ako ay bata pa, laging panawagan sa akin ng aking mga magulang na dapat tuwing alas 6 ng gabi, nasa bahay na ako. Bakit? Dahil kailangang magdasal. No? May mga gumagawa pa ho ba nun? Yung mag-gather yung pamilya dahil magdadasal sila. Di ba ganyan ho dati? Nawala na ho yan. No? Yung pamilyang nagsisimba tuwing Linggo, kahit papano meron pa. Huwag naman sana mawala yung mga bagay na iyan. Yung mga turo ng Panginoon sa buhay natin, paano ba natin pinapanatili? Kung tayo ay asin na panawagan ni Jesus, panatilihin nating buhay at sariwa sa bawat isa ang turo ng Poong Jesus Nazareno. Hindi nangangahulugan na mabilis ang takbo ng mundo, kakalimutan ang turo ng Panginoon. Bagkos kasabay ng takbo ng mundo ay kasabay na mapanatili natin na buhay ang turo ni Jesus. Kaya ikaw ay asin. Panawagan na tayong lahat ay asin ng mundo upang mapanatili na buhay ang Poong Jesus Nazareno. Pangalawang bagay, ang asin, hindi lang siya nagpapaalat. Maalat ang asin. Pero tandaan natin, wala naman sa atin dito marahil na kinakain talaga yung asin. Una sa lahat, maalat yan. Pangalawa, masama sa kalusugan yan. Pero kapag ang asin hinalo sa pagkain, ano ang nagagawa nito sa pagkain? Nagkakaroon ng lasa. No? Pero hindi naman natin sinasabi na kapag kumakain tayo ng pagkain, ng ulam, hindi natin sinasabing lasang asin. Ano ang sinasabi natin? Masarap yung pagkain. Ibig sabihin, mga kapatid, upang ang pagkain ay maging masarap, kailangan haluan ito ng asin. At tayo bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong asin. At kapag tayo ay hinalo sa mundo, ang mundo ay nagiging mabuti. Ang mundo ay nagiging maganda. Dahil ikaw bilang asin, pinapaganda mo ang iyong mundo, ang ating mundo. Alam niyo po, minsan kapag nag-i-interview po ako sa kasal, natutuwa po ako sa mga kasagot ng aking mga kinakasal. Kasi minsan tinatanong ko, ano ba yung love story ninyo bago nyo piliing ang buhay ng pagkakasal? Madami silang kwento. Pero ang madalas na kwento ay ganito, sinasabi nung lalaki, "Father, yan pong mapapangasawa ko, siya ho ang nagbago ng buhay ko." Sabi ko, "Bakit naman? Dati po, hindi ako nagsisimba. Pero nung naging girlfriend ko po siya, lagi na po ako nagsisimba. Dati po, Father, wala akong ginawa, kundi barkada, barkada, barkada. Pero nung naging girlfriend ko po siya, siya na ho na yung naging prioridad sa buhay ko." Sabi ko, hindi ba dapat ganun din tayo sa mundo?
Maraming pagkakataon ang dami nating reklamo sa mundo. Ang dami nating inireklamo sa buhay natin, sa mga taong nagpapalakad ng ating mundo, ng ating buhay. Pero di ba bilang asin, ano ba yung ginagawa natin? Tayo na dapat nakikihalo sa kanila, ang mag-impluwensya sa kanila upang sila ay maging mabuti. Mga kapatid, kung ang bawat isa lang sa atin maninindigang maging tunay na asin, sana ang bawat isa na i-impluwensyahan din natin maging mabuti. Diba ang asin, kapag hinalo sa pagkain, magiging masarap? Tayo, bilang Kristiyano, kapag hinalo sa mundo na maraming kaguluhan, maraming pangit, pwede natin mabago ito at ito ay maging maganda. Kaya nga, tingnan ho ninyo yung katabi ninyo. Sige, tingnan ninyo. Maalat ba yung muka? Nawa hindi. Kundi kapag tinitingnan ng bawat isa, may lasa na pwedeng magpabago sa mundo. Panghuli, ang panawagan sa atin ng Panginoon ay maging liwanag. At ano po ba ang binibigay ng liwanag? Liwanag. Yan naman talaga ang pangunahing binibigay ng isang liwanag. Kung may madilim na lugar upang makita mo ito, kailangan may liwanag na magbibigay sa lugar na iyon. At tayo bilang mga Kristiyano, yan ang panawagan sa atin ng Panginoong Hesus. Magbigay liwanag. At yung liwanag na ibinibigay natin, liwanag ng kabutihan na nagmumula sa Poong Hesus Nazareno. Liwanag ng katotohanan, liwanag ng pag-ibig, liwanag ng katarungan, yan po yung mga bagay na dapat nating ipinagkakaloob. Dahil ang yan ang liwanag na ipinagkakaloob ng Poong Hesus Nazareno. Kaya nga mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, gayon din naman ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Dahil ang mabubuting gawa ang siyang tunay na nagliliwanag, ang mabubuting gawa na ginagawa natin sa buhay ang nagbibigay liwanag hindi sa atin, kundi kay Jesus. Pero mga kapatid, aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon na hindi naman talaga natin gustong magningning. Ano ang mas gusto natin? Mas gusto nating sumikat. Iba ho yun ha, yung pagningning at pagsikat. Ang panawagan ng Panginoon ay numingning, magbigay liwanag. Hindi sumikat. Marami ho sa atin ang ganyan. Gumagawa ng mabuti. Ano ang ginagawa? Ipinapangalandakan para sila ay sumikat. No? Minsan nga, magbibigay lang tayo ng limos. Kailangan magpa-picture pa tayo. Magbibigay lang tayo ng donasyon. Kailangan well, very well documented lahat. Pero mga kapatid, ang tunay na liwanag nagniningning. Ang liwanag na nagmumula kay Jesus nagniningning at hindi nagpapasikat. Ang paggawa ng mabuti nagniningning, hindi
upang para magpasikat. Mga kapatid, ang panawagan sa atin ng mga pagbasa at ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno na tayong lahat ay maging pag-asa sa mundong ito. At paano tayo magiging pag-asa? Kung tayo nawa ay magiging asin. Asin na magbibigay ng lasa sa mundo, nang bibigay ng kabutihan sa mundo, at liwanag na magniningning at hindi upang magpasikat. Bilang mga Kristiyano, tayo nawa ay maging pag-asa. Tayo nawa ang magbigay ng lasa sa mundo at tayo nawa ang magbigay ng kaningningan kay Jesus upang ang bawat isa ay gumawa ng mabuti at tama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon tinatawag tayo ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Hingin natin ang biyaya sa Diyos tungo sa pagtatag ng Kanyang paghahari. Ang ating panalangin, Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa simbahan, maging liwanag nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, habang kanilang sinasalamin ang iyong liwanag sa kanilang pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang paglilingkod sa bayan para sa lahat ng mga mamamayan. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga kapatid na biktima ng human trafficking, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang sistema at mga gawaing sanhi upang maipangyari itong pang-aalipin sa kapwa-tao. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo muli silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag. Kami dumadalangin. Ama, Ikaw ang liwanag ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan.
kami dumadalangin. Ama, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang amin ding maakay patungo sa iyo ang lahat ng taong may mabuting kalooban at ang buong sanlilikha. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ang maihahando sa'yo, Panginoon, ay tinapay at ala mula sa aming kamay. Sa'yo magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumawag po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala." Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan po ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw po ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Because
basbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong wala. Pagsasalo, walang hanggan. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad po ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para po sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na po sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos po ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito po ang siyang gagamitin sa As Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim po ng alert level 1. At sa oras po na makaramdam ng sintomas, agad po na mag-isolate para po sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agar na po tayo magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarating